Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli ito. Ang time muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Kung saan nandito tayo sa Melb's Castle, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, malaking gera ito. Pinaghahanda ang lahat, US Air Force naka-alerto na sa pag-atake sa China. At yan, bago ang lahat, ito ay ating reaction video lamang. Ano man sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yan, play na natin. Bukas ang China'ng may pag-ayos sa Pilipinas. Inanunsyo yan ni spokesperson Mao Ning. Tingin nyo tatanggapin to ng National Defense. Matapos kasi ang panibagong harassment ng China sa mga Pilipino, tinawag ni Mao Ning na maayos at walang problema ang West Philippine Sea. Gaano kaya kakapal ang mukha nitong Chinese spokesperson? E dinepensa rin nito kung bakit binomba ng China ang Pilipinas. Dahil daw to sa pagmamatigas ng ating bansang pumasok sa kanilang teritoryo. Dito nga mga kabalita natin na kung saan yung ninanais na umano'y pag-uusap o tugon nga ng ating bansa at syempre nitong mga chekwang to ng China. Tila nga ba talagang mukhang nais lamang talagang maglinis-linisan na naman ng mga chekwang to ng China sa kabila nga ng ginagawa nila sa ating mga barko o sa ating mga supply ship na kung saan nakakatamo nga ng hindi maganda sa mga dipungan na dipunggol ng mga chekwang to. Na dito nga umano yung pag-uusap talagang kahinahinala, talagang hindi nakatiwa-tiwala yung mga nais ng mga dipungan na dipunggol ng mga chekwang to. Na umano yung pag-uusap, ngunit sa likod nito talagang yung plano o yung pagsasagawa ng nais nila dito sa West Philippine Sea pa rin. Ang gusto nilang ipanatili o ipanaig nga, no? Kung talagang nais nilang formal na makipag-usap o talagang may pag-ayos sa Pilipinas, talagang lahat ng barko nila alisin nila dito, no, sa West Philippine Sea at hindi nga gawan ng kung ano-ano yung ating mga barko o yung ating mga supply, no, na naghahatid lamang at talagang tumutugon lamang dito nga, no, sa BRP Sierra Madre upang mabigyan syempre ng supply yung ating mga nakatalagang hukbo o hanay dito nga, no, sa BRP Sierra Madre. At yun, tuloy pa natin. Ang bansang pumasok sa kanilang teritoryo. Yes, sa kanilang teritoryo na pagmamay-ari raw ng China. Dito muling nag-alok ang China ng pakikipag-usap sa Pilipinas para ayusin ang nangyaring tensyon doon. Talagang ang kapal ng mukha, diba? San kaya kumukuha at umhugot ng lakas ng loob tong babae na to? Sa tingin nyo ba tatanggapin ng Pilipinas ang alok ng China? Siyempre hindi. Matapos ang lahat ng panghaharas na yan, pagbabanta pa ng Department of Foreign Affairs, kahit umabot pa niya sa malaking gulo, hinding-hindi atras ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea. Kung handang may pagmatigasan ng China, nakahanda rin ng Pilipinas sa anumang banta laban sa atin. Malakas ang loob ng Pilipinas kahit magkagera pa. Nandyan kasi ang presensya ng US na handang maglunsad ng massive airstrike pag lumubog ang isa sa barko ng ating bansa. China, however, has made references to supposed agreements or arrangements out of these discussions. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelves, including in the vicinity of the Yunnan Shoal. China's unlawful exercise of maritime law enforcement of ours, interference with China's Philippine rotation and resupply missions, or any other activity that infringes upon Philippine sovereign rights and jurisdiction in the Yunnan Shoal are violations of international law, particularly the UN Convention on the Law of the Sea. Posible naman talagang may pag-usap ang Pilipinas sa China, pero sa isang napakabigat na kondisyon. Papaalisin muna ang lahat ng klaseng barko ng China. Chinese Navy Warship, Chinese Coast Guard, at Chinese Maritime Militia. Iaatras dapat lahat yan ng China pabalik sa kanilang bansa.
Pero kung hindi papauwiin yan ng China, hindi rin titigil ang Pilipinas na protektahan to kahit gera pa ang kapalit. Our simple explanation is if you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. So in the event of any escalation, it's important that we seek to find ways to prevent such escalation by rising tensions in the area. But certainly, while the Philippines is committed to a peaceful resolution of disputes through diplomatic means or peaceful means, this will not be done. Ayaw ng Pilipinas magkagulo, pero kung gera talaga ang nais ng China, hindi anyan aatrasan ng ating bansa. At kung mangyari man ang kinakatakutan ng lahat, paniguradong mas malaki ang pinatayang mauwasak sa China at walang sisisihin ng Pilipinas pag nangyari yan. Malakas kasi ang loob ng ating bansa dahil walang takot ang US makipagbombahan kahit kanino pang bansa. The Chinese Coast Guard responsible for their actions. Let me ask them this question. Who is executing the blocking and dangerous maneuvers? Who is deploying water cannons against unarmed ships? Is hurting or causing injury to Filipino personnel, professional and legitimate? Who is deliberately blocking our ships in waters where the Philippines exercises sovereign rights and jurisdiction under international law? Is it the Philippines? No, it is China. Painit ng painit ang mga salitaan. Pero tama lang talaga na makipagbakbakan tayo sa China dahil kung papabayaan yan, tiyak mananakaw yan ng China at mabubomba ba tayo ng kanilang bansa. Kayo, papalag rin ba kayo pag nagkagulo? Ikomento sa baba ang inyong salob. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayagat balita dyan na kung saan ito no, yung bukas na pagkipag-usap po, pagkipag-dialogo ng mga Chekwang to ng China tungkol nga rito no, sa West Philippine Sea. Na kung saan ito na naman muli yung pang-uuto ng mga hinayupak ng mga Chekwang to ng China. Napaulit-ulit lamang yung gantong pananaad nila, subalit sa katotohanan may mga plano o nais lamang na isagawa o talagang nais makamit itong mga Chekwang to itong China. Na hindi nga dapat pagkatiwalaan yung umano yung mga pag-uusap o yung mga nais ng mga Chekwang to ng China. Hanggat siyempre nandirito yung kanilang mga barko, yung kanilang mga barko, yung kanilang puwersa na talagang hindi nila inaalis, lalong-lalo na siyempre yung mga gumagawa nga ng hindi tama no, sa ating mga naghahatid ng supply o sa ating mga barko. Ito nga tila nga ba patuloy nilang pambobomba at pagbangga nga no, sa ating mga barko o sa ating mga supply ship nga mga kabalita natin. Na ito nga ang dapat alisin na talagang tuluyang pabalikin ng mga Chekwang to ng China. Kung gusto talaga nila ng magandang pag-uusap nga no, sa ating bansa at dito nga sa bansang China nga mga kabalita natin. Na dito nga mapapansin nyo lamang yung tila nga ba paghuhugas kamay nitong mga Chekwang to ng China na talagang nais lamang nilang ipaabot siyempre sa buong mundo na handa silang makipag-usap o handa silang makipag-dialogo no, sa ating bansa no, sa kabila nga ng ginagawa nilang hindi tamang hakbang o yung mga pag-atake o talagang ginagawa nga mga pambubomba ng tubig at talagang mga pagbangga sa ating barko. Na tila nga ba rito ay nais lamang nila na talagang ito ay mapalitan ng kanilang bait-baitan umano sa pagkipag-usap o tila nga ba ay talagang pagkipag-ugnayan nga no, sa ating bansa. Ganito yung mga taktika o hakbang ng mga Chekwang to na pagkatapos nga tayong gawan ng kung ano-ano rito nga sa karagatan ay tila nga ba pagkipag-usap ang nais o yung sinasabi na ng mga diplomasya nga pamamaraan ng no, mga kabalita natin. Na dito ay ganyan kakapal talaga yung mga pagmumuka ng mga hinayupak ng mga Chekwang to ng China. Na hindi nga ito dapat na pagkatiwalaan o talaga nga dapat pa tayong maniwala sa mga hinayupak na pananaad ng mga Chekwang to ng China. Na dito nga ay dapat lamang syempre na ating ipagtanggol yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea at talagang ilabanan ng anumang nagiging hakbang o tugon nitong mga Chekwang to. Gaya nga ng pananaad ng ating Pangulo na talagang ipaglalaban natin kahit ni katiting na lupa natin hindi makakamtan o makakamit ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to. Nahanda nga natin itong ipaglaban at patuloy natin ipapakita sa mga Chekwang to na hindi sila magtatagumpay o hindi nila maisasakatuparan yung nais nila dito nga sa West Philippine Sea.
na kanilang masolo at mapakinabangan ang lahat ng nilalaman nito. At dito ay patuloy lamang haharapin ng ating bansa o ng ating hukbo yung mga nais nilang hakbang dito nga sa West Philippine Sea kahit saan pa man umabot ito, gaya nga ng matigas na mandato o utos din ng ating Pangulo na talagang ipagtanggol na patuloy nga na hindi payagan yung nais ng mga Chekwang to na mapasakamay nila ang buong West Philippine Sea. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumulang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.